Dili na ta mo basa og Word of God kay ang atong topic karon, daghan kay tang text sa Bible, no? Okay, salamat brad Danny sa imong pag-remind, no? Dugayan natong 1985. Wa pa matukod ang Sacred Heart Community adto, no? That was 37 years ago. Yeah, Sacred Heart is 36. So wala pa ang community. Ya ginis badani anak na gigamay ng ilawas, wa gina siya mutambok, no? Sa una yung anak sa ko gigamay tinuod bito na mutan na siya naor ni dako na ko, no? Sige lang, challenge ako ninimo brad. Maparihan na ta brad, sunod na to kita. Anyway, salamat sa atud garo pa ko ka move on sa departure ni Monsignor Fred, no? Imagine na 61 years na siya na pare, ako 41 years nga nagwali, so napakoy 20 ka tuig. Pero grabe, no? Hantod sa katapusan sa ginawa na he was serving the Lord. 90 years old. Long lives sa kanindo, no? Yeah, grabe kayo. Kada misa, pataghanap pare. Inesos, lubiha. Gapon, nito, minaw ko sa wali ni Bishop Bataklan. Pag katawahagin ako, eh. Kadoog mo sa wali dito sa kwan, sa misa, sa Ricky Mas. Hindot kayo. So anyway, itong topic karon, dua kabahin. Yan hindot kayo. I will be here next Saturday pohon, so masumpayan dayon part 1 karon, part 2 sa sunod nga Sabado. Munang ayaw mo sipiat, no? Kaya sunod nung kita, next month na po, November. Okay. So, ni kay Sikay ta, nga nabili na ni kalibutan na, daghan na itong mga kauban, nga nag-una na nato, no? Every time nga naakoy ko mga kailang mamatay, di ba, have I told you before, nga ang paborito ginakong topic to for reflection is death. Akong death, no? So everyday, magsige ko kung pumalandong sa kamatayon. Kaya naman mo na pag-excited ko nga, magbantay ko nga, saan kita, mas ginuosa. Pero ano, wala, wadlok. No, so, mauna may igsoon ko, nga itong topic karon, di sa tamamatay, magpaayo sa tan ni Lord. Topic na to is God heals. Oh, wow. Sige, sugda na to, mga igsoon, ang Diyos mag-ayo. Nag-aayo kay kuwan na siya, anang present tense, no? Nag-ayo. Nagapadayon sa pag-ayo. Ha? So, ganda na to. Part 1, part 2 ni ha? So, part 1, sinako ng bersikulo. There are 3 points sa atong part 1. First point is, ang pagpadayag sa kinaiyahan sa Diyos, ang nature sa atong Diyos. Ang kaduha, ang pagpadayag ni Hesus Kristo, na mao ang ikaduhang persona sa Diyos na naimong tao. O ikatulo, ang pagpadayag sa saad sa Diyos. Let's begin with the first. Atong timanan, kakinay, paborito kayo itong kanta, ipopularize ni Don Moen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. It's taken from Exodus 15:26. Pero personally, kumukanta ko ana, mangayo gyud ko revelation kay nagamit ba ko sa Ginoo, I am the Lord. Kay di gani ko kadawat pag revelation murag something na diretso na ko sa you are the God that healed me. Diretso na ko ana, no? Pero naa gani ang revelation ni Lord, ah, ini kanta ni mo na feel gani mo nga you are being used by the Lord. Ikaw mismo ang mouthpiece ni Lord. Okay? Next. From that, makita nato nga ang kinaiyahan sa Dios consistent sa tanan nga iyang isulte o sa tanang gibuhat niya. Pagbingon niya, I am the God that healeth thee because His nature is, He is the healer. And then He did it. Nag-ayo gid siya because He is the healer. Nawaman na siya. Kanang why wala gyo inconsistency sa Diyos. Kine, Nehemiah 9:21. Kibauta si Nehemiah mo ay gigamit sa Diyos sa pag-rebuild sa temple ni Solomon nga na destroy after sa ilahang captivity sa Babylon 70 years niya ang Babylon na pildi sa Persia mao man ang Iran karon ang Babylon Iraq gipapauli sila dito sa Jerusalem after 70 years usa siya sa gipadalag una sila si Ezra team ni sila si Ezra mao ang scribe siya ang preacher samtang siya mao ang builder siya nagpatukod niya iyan yung recall sa Book of Nehemiah. Ingon siya, 40 years you sustained them. Katong nagbiyahe sa disyerto from Egypt to the Promised Land. 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out and their feet did not swell. Imagine kag 40 years init sa tanan, labaw pa tos 40 degrees.
wa pagi acacia tree dito. Unya wa bay makaon na po ay tubig. Pero wa madunot ilang mga sinina, wala mang hubag ilang mga tiil, ang mga sandalya sila wa mga unsa. Gabihang provision ay. Ako nakatry ko, jutay lang, dili 40 years, more than 25 years, ang akong sapatos, wa ginabdunot. Somebody gave me two pairs, usa ka brown, usa ka black. Unsa magitong sapatosa, ako nalang gihatag, kay bisag unsa, hindi magmaunsa. Nya ako kay, una, ang atong brown, akong gihatag sa akong brother-in-law. So ang black na ako, usa raman gawin, I am not really fond of shoes, mga rubber shoes, hindi kayo kugunahan, anak. I believe it's for too much for me. I mean, I can have one shoes at a time, one pair of shoes ba? So, moto ako abot na tog Indonesia, abot na tog disirto sa Dubai, abot na tog Egypt, kapila kaulakaw niya, mabasa na tog malapukan. Leather siya nga, huwag magina siya maunsa. Niya, ang iya bagi yung itsura, ang buta, kita, pagin mo, ato ba? Kung hindi lagi mo himantayo, hindi lagi mo maritis, murag yung doong barko ba? Dako ba? Ang karaan yung kayo. So, ako lang tong kiwihan, pusina ho, murag magbuko-bukos, bakukang. Huwag magina mo, krako atanan ba? Gihatag ko na lang yun. Tungkol sa kakaraan, more than 20 years, like 25 or something. Ang mga nakita ako, Bert, maurag yun po ng sapatos, maurag mo na eh. Inatag to siya na second hand pag yun, dito brand new. Huwag nakita na ako sa usa ka store nga, kika sa UK, nga diha sa SM, nga naniraron kay Wadjo, intay na malit, nakita na ako to siya dito. Maugin ko na, ang brand niya, hindi na consulta sa brand niya, abi pa lang nag-promote ko ha. Ang sale price ato was 18,000. Mahalon yun ito siya. Pero di ka kakilag mahalon, kaya mura magduong sa barko. Niya gaan pa dyan siya, niya leather ka siya. Kumilag ko rin, hindi mag-ininormal, kaya kapila na ko mag-leather shoes, hindi kinakabot o tulok tuig magane. Eh, kinikaroon, mag-organ yun eh. Ako magpaibog ha. Ano, wala pa na siya, kwan. Mga, ganun sa abara kong palitin, mga 2 months, pag sumunod eh. Oo, wala. Ambo, ganun sa anikutob na eh. Daily man 18,000, barato raman eh, pero leather ha. Ano po, ano mo na, di mo ko ganagdang sapatos god. Ang ako brother-in-law ko kitagaan in siya. So sa ngako pamugari ini maunsa to na niya tanan. Ang duha. Nahantod karon, namit pag iniya. So magina ra guna. Dili imposible sa Ginoo nga ang ilang mga tiil wala gina nang hupong ang ilang mga sinina wala nang adunot. Gabi ha no? Ana si Lord. Mao na nga. Hantod karon na pagukoy mga polo shirt nga kada giyong kana sentimental labi hinatag. Kito mo hinatag dinyo. Wa ko padugdungog ha. Kini hinatag ni last birthday nako ha. Iya po, basta masunod po na ako, nakagin at kapinag na po, katuig na po eh. Anak, kumukay po butang. Hindi, hindi ko na takal ako pang labay ito. So, gawas ko na yung mga ayaw, ay akong ihatag, kaya abin palang na-attach na. Pero ganahan di ko, tanaw ko kining butang, imagine na rin, naapagin ko yung polo shirt nga, ulit tao pa ko. It's more than 30 years, naapa. Ako sa awan, nakabantay mo, manigin mong picture nung, ulit tao pa kayo, kumawagin na, manong naman na diha. Ano ko, pa mag-ihapon siya mahansa. Ako to sulubog, masulubog ba ba? Okay? Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. You sent Your word and You healed my disease. You are the Lord, my healer. Mga nagisumpay. Kani, Salmo. Di ay ba? Salmo 32, Oh Lord my God, I cried out to You and You healed me. Because that is the nature of God. Salmo 21, sige kita recite niya na, no? Because You made the Lord who is my refuge, even the Most High, Your dwelling place, promise. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Long life. Kisabay dito pag kuan, kanang funeral mass, Ricky mass, dito sa 3 o'clock atong huibis. Niguha po kayo tumuwali ni Father ba? Pare, yan siya nga. Ang latest karoon nga life expectancy sa mga laki sa Pilipinas, ang span, lifespan sa mga laki, 67 average. Sa mga babae, 75. Pero si Monsignor, 90. Porting taasa. Promise mo na ni Lord, with long life will I satisfy Him. Okay? So, kasi ginag long life. So, mag-claim ganito ang long life, ayaw good ka had look, nga you will look old. Oh, may uban nga, Lord, tagay ko long life, pero gusto matiguan, no? Sama, yung edad, 80, yung muna, 30, normal ka pag ha? Basing, examino ka sa doktor, normal siguro niya, ganun mo na matiguan. Okay, lagi naman puti ang buhok, okay, lagi naman, unot kita, it's a sign nga, kana we are grateful to God. Ganun, itong lawas, tipurari mo ganun, matunas man eh. Tatanda at lilipas, ano ba?
Selamat lah, salik ke berdak, kau cukai uban, cukai uban sergi. Wah, begitu kau tina-tina kau wah mana? Di mana keliwat namu? Nama tay aku inahan 86, way uban bisa usah. So nak save nak Hallelujah. Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Kaya ni Lord, all. Dili some, all. And here is very, this one is very assuring. God is saying through the prophet Malachi, for I am the Lord, I do not change. Prophet Malachi. Pero ang mga Italian, Malachi. Si Propeta Malachi. It's Malachi 3:6. Ikaduha, the Father spoke through the prophets. So ang mga prophets against atong Bible study maingon, thus says the Lord. But to his, Jesus saying, verily, verily, amen, amen, I say unto you. It is now the Lord speaking. So now, if God healed people through instruments, siya mismo nangunay. Tanawa ang pagpadayag ni Jesus. Book of Hebrews chapter 1 verse 3. No? Kinsa magyoy maghimo og kape, ang laki dyan na, Hebrews. No? Brad, nag-brew na ka diya, Brad. Dili gid si Bruce. Kada anhin ako mag-expect yung kape ba? Hebrews 1:3, the sun is a dazzling radiance of God's splendor, the exact expression of God's true nature, His mirror image. You wanna see the Father? Jesus said, those who have seen me have seen the Father. So here we go. Siya nagid mismo ang nangunay. Everything ang gisulti sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo, pagpadayag sa kinaiyahan, katuyuan o kabubuton sa Dios. Mamanggani sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 16. When evening had come, they brought to him many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. Matthew 12:15. But when Jesus knew it, he withdrew from there. Great multitudes followed him, and he healed them all. Kapiha sa tanan dyan. Wadyo giliatan. Wai gisay luhan. Tanan ba? Luke 4:40. Ito ang professor. Kinsa kuno santusa nga nagsigirag tanaw. Saint Luke. He keeps looking. And so when the sun was setting, ang uban kay loading. Sa to. Alisto. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him. He laid his hands on every one of them and healed them. Pagkanindo itong napata sa panahon ni Jesus, huwag mag-inay sa isailuhan. Kutong si magian, hindi mag-ayuhon man. Chuya. Matthew 8:1-3, when he had come down from the mountain, great multitudes followed him, and behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Swirtiha, dili swirtiha, blessed, katong leper. Acts 5:16, also a multitude gathered from the surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Oh, another very assuring verse in 13:8 of Hebrews. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung nag-ayo ang Ginoo during His ministry, the time 3.5 years, physically and historically, Jesus is already in heaven, but He is with us in spirit. We cannot see Him, touch Him in our physical senses, but He is with us, and we believe. Busa, ang Ginoo gyapon ang nag-ayo, ginamit ang iyang instrumento. Mauna, kung nakikipre-uber niya na ayo, ayaw paggara nga, asos, gamhanan ako. Salamat ka nga, bisag di tatakos, gigamit na ni Lord, giayo na tawhana, dili tungod kay buutan ko, og santos na ko, giayo na ni Lord kay ang Ginoo na igugma na tawhana, instrumento ra ko. Ah, unay sakto. Di kay buburo to ako, giliga na kay. Inigana sa kamot, bulintang lagi, da. Gamahanan ako, superman, nagigo. Mauna'y danger, mauna'y warning ni San Pablo, ako isultin niyo niya. Unsa ang iyang kasinatian. So now, Jesus still makes healing available to all, many, everyone, anyone who come to Him in faith.
because we receive healing in faith. It is not our faith that heals. It is the Lord. Ang faith, ang ato lang link, ang atong connection para nga mulatay ang grasya. Mulatay ang grasya. No. Mauna, channel of grace. O, ikatulo, Brad Bard, ang pagpadayan sa saad sa Diyos. Every promise of God is a revelation of God's will. Right? Like, ang cross ay kalimti na. Ayuhon ka, pero naamay cross para sa tanan. Usa sa mga crosses nato, maunga usahay, bisag sigitag ampo, ang mga gihapon kumaayo, maybe that is the cross that is designed for you. Ug maunay mga palangit ni mo. Ato na istoryahan karon, ha? Right? The cross, mga kapatid. Is anyone sick? Matud pa ni Santiago, Saint James, Bisaya, Santiago. So, kanang James di ay, Tiago. Kana si Saint William, ang Bisaya na atingin sila, San Guillermo. So, kana si Guillermo, mauna si William. Ano din? May pagkamaritis, dali niba? Ora, James 5, mga Exodus 14 to 15. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick. The Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Mamani siya ang institution sa sacrament of anointing of the sick. Nadaghan kayong mga Katoliko, manawag lang pare, kung panagsa na mo ginawa ang masakiton. Mauna inihilog sa masakiton, hilog pare, inya namatay, ang pare, bagay po sa manginlan. Muna, ayaw na gumawa ng pare, maniwas na sila, maniwas. O, oh, wala, di usabi tao nga nagdag pare, Diyos, gawas ang bana, dagpinote. O, so pare, masuot niyo gang, itigbaso ito ka, buhay pa ng usawa, mabuhay pa. Yung na pare, naunsa, may noone, nagkagay kong schedule, si kamura niyo, imuli lang ako. Wala man mo tarong ha. Ang ako, magutupan ribang, kuan ba? No? Daghana, may bawang katulik ko, ano eh. Pero ako, sinati, ako na sung inahan, katulugit siya gi-anoint sa pare. Before I was born. Tungod sa naglisod siya, no, at least kaduha, naglisod siya panganak, nga nagbabag ang bata, nga di igin papagawas, nag-bleeding siya, niya, bukid ba ya? Ikargar siya ang duyan, niya, lakaw pa ng lungsod, pag-abot sa lungsod, gibalibaran kay clinic raw, wala yung hospital, ang hospital, sa lungsod, imagine ang time na nilapse niya na, niya, siya bleeding. Agi hapits, kung binto, gihilogan sa pare. Pag-abot sa hospital ito, puha na, uwait, unya, oh, inakinakuyan pa na to. No, pirat-pirat namang mata. Kung sa minihimo, ano eh? Oo, gihilugan naman is pare. Buhay akong inahan. Kaduha. Ang ikatuluan na, istoryahan ako ato, wapang mga tao. Pero ang ikatuluan na, dako, nako, minyo, nako. Nga, magwali ko pa doon sa Mindanao. Telegram pa man to, telegram pa to, 80s, wala pa na cellphone. Uliun ko, kaya akong inahan. Ngimat yun ko, patay. Sabi, sakit is muna handi. Ay niya, ito ko sa Adoration Chapel, sa kanang sa Trusario ba, Lord, sa mani. Uli ko, anak. Himat yun, magkuno na. Ang akong heart kay convict mo ko sa Holy Spirit. Daghan kaayong naguwat mo sa Davao. Pasagdi ang mga patay, maglubong silang minatay. Kanya, kung pamatay na ganyan mo inahan, iniguli ni mo, mabuhi na ni mo. Murugyan na ako ba? Pasagdi na, ako bahala sa inahan. Grabe ang assurance ko daw. Alupad ko, Lord, ikaw na maigaw sa inahan. Human ako abot, red sa kuglite. At kung tanong naunsa na mo, ibalita. Naglingkod na sa kanahagdanan, nagsigig pamaypay, sigisig kita na ko. Kung sa manini, kay kuwan siya, ang tibok niyang lawas ka ng hangga, dili, hangga, ugahim, amot familiar mo, na, whole body yun. Ano, sa manini nga na, so sa paghilog sa pari, na uga dito eh, over, kanang weekend lang, na uga, magtala na ako dito, ano, ano, wow, eh, gabi ang milagro eh. Niya, ang pari, bata pa, mga 20 years younger sa akong inahan. Ang akong inahan, napuyo, nabuhi pag more than 20 years, pero ang pari, ang naghilog, after 6 months, namatay. Nabatanon pa. Taas ang kinabuhi sa kinahan. 86 na pobre ba yan? Alay, luxuries kinabuhi. Di ganyan may ka-afurugatas. Mga tao ito, nagbako ito akong inahan. Anak ito sa maglakaw. Para, ganaangin ko. Ako dalos is iba. Ako bayan. Hindi ba ito pabuhat ang pustiso? Anong tayong ipon? Ako na siya hungiton. Ako nang kuhaan o kanang bukog ang isda. Ako hungit na yan. Ako mga anak si pamakpang. Palangga ni daddy si lula.
Anak bah, kamu sih itu kan selama cukup segini, oke anak tika. Gua kau udah berapa? Nanai ay sip-sip. Udah pita udah. Aku dah ingat kebayan dah li suruh aku sisip, aku agakun. Anak bah, lipe ke gua. Aku nanai nang, dengan anak maka nanai ngelakau. Eh murah maka ninja turtul. Ini lagi puberi. Oh puberi kami yang kapur kag 86 years old, that's long life. Kita begitu sa kuyang guest ng anak, nakakugus pa na ni Alessandra. No? Alessandra now is 16 and she died 14 years ago, up to 2 years old. Tanan akong anak, siya kugus anak. Ginarago, no? Taas ginabuhay ang inahan. So, witness good me, nga healing yun ang anointing of the sick. O, nagnaagin mo magkailang pare, yan ay sakit ngayon, cancer o gigang gupirahan. Ayaw paghuhat, magtinga-tinga na panagsan na mo ginawa. Patawag pare, mahilog. Mag-ayo sa iyang lawas. Magpasaylo po gito sa asa kami na mag-package ba sakramento na try it sometime pero so we receive by faith ay kabalaka wa pa kumuhuman part 1 pa to seryosa ninyo eh pero when God says no ha pwede ba nabay panahon nga Ginoo nig no naa nakumsahon ninyo ha aron ma aron makakuan gud mo kanang sani ma adi na lang eh aron dili na ko maglangay ako na isulte that is 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9 sugod ta sa 7 kana 8 to 9 man ingon si San Pablo and you know St. Paul's testimony di ba how he was converted by the power of the Holy Spirit nya grabing milagro ni Pablo kanang grabing gud yung ministry ba ingon siya ay aron ako dili manghambog to keep me from becoming puffed up or proud para di ko manghambog sa mga daghan kay mga kaybulungang butang gibuhat sa Dios kanako adunay thorn in the flesh kanang sakit sa lawas na siya ingon ang mga Bible scholars mura na siya skin disease na, naghasol nako gigamit sa yawa nga hasulon ko katulog yung kunangayo sa Ginoo, Ginoo, kuha akinin ako. Yung tubag ng Ginoo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hangtod na matay siya, naagin siya atong thorn in the flesh, iya ginagabagan. Pero yun siya nga, ang purpose ni Lord, aro di ko manghambog. Kaya anima ni siya, kung daghan kaya gibuhat si Lord ni mo, niya, wadyo kay hassle bi sa gamay, ay pag-ingon nga, grabe giko ka pinangga, kuyaw kang maimpirno ka kay manghambog mga. So every time nga magmilagro Ginoo dagang healing unya siya wa magunwa mawa na ko ning unsa man eh skin disease ba ni psoriasis ba ni every time nga mahinumdum siya ug suffer siya motoy cross niya and even Jesus he prayed to the Father 3 times Matthew 26 and Luke 22 he said Father if possible take this cup of suffering away from me but not my will yours be done ay kung ina nga dili pinangga sa amahan niyang anak iyan ang anak. Usara na sila sa Santissima Trinidad. And it reminds us that there are times nga ang atong pag-ampo, dili niya i-grant. Kaya na ay mas dako pa siyang purpose. So please don't get discouraged. Kaya kung panalitag ikaw na ako na, kasabot na tagano. Ayaw pang luod, lainan na mulunoy. Ayaw rin mo siya. Ako, lainan na eh. Di na ko. Ayaw yun na na. Huwag yun na ito makuha ang mind sa Ginoo diyan na pita. Right? Ang tawag ni anak mga igsoon ko. He said, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Ang tun ka namatay siya. No? Nagpasalamat siya, nagpasigarbo siya sa iyang kahuyang. Kaya pinaagi siya ang kahuyang na hingpit ang gahom sa Dios diya kaniya. Lahi na nga dimension. Ang tawag ni anak mga igsoon ko sa atong Catholic theology, redemptive suffering. Pag-antos nga makaluwas. Naade na pag-antos makaluwas. Brad Ray, naaay. Binin niyo, ha? What is redemptive? Padaplin, kaya ikaw na po siguro tawag nun. What is redemptive suffering? Redemptive suffering is a Christian belief that human suffering, when accepted and offered up in union with the passion of Jesus, can remit the just punishment for one's sins or for the sins of another. Or for the other physical or spiritual needs of oneself or another in Christianity, it is a tenet of Catholic theology. Kita ra na, tudlog ni kaya na. Nya, laom na siya sa atong spirituality. Not everyone is ready to hear the teaching. Are you familiar with Fatima? Katubuta? Koy-koy the Father Orbos?
Ikibaw mo sa istorya na niya, paminaw na siya sa program ni Father Obo sa radyo, niya masisig panawag, hindi po yung kaila, caller lang kita, Father! Naku, Father, bless na bless po ako, Father, sa mga sinasabi, sinishare mo, Father, talaga, Father. Kung maglamig kasi yung istorya ba? Ay, Father, oy, naku, Fatima, maraming salamat na tumawag kayo. Every time I hear your voice, Fatima, you encourage a poor priest. I'm really blessed. Ano yun, Father? Thank you po, Father. Fatima, sana magkita tayo balang araw na hindi po pwede yan, Father. Bakit naman? Nasaan ka ba nakatira? So, sige, ato ni Father, pagtanaw dito, gawas nga butas yan, nag-dialysis siya. Bata pa si Fatima. O yung ano man, grabe mo siya mo. Dasig yun. Kano ba, joyful kayo ang yung istorya ba? Moto nagkasuod sila ni Father. Daladala siya ni Father niya. Niya, maay mo kanta. Muna niya kanta. Praktisa ng kanta niya nga, my suffering is my offering. I'm offering all my suffering. And if ever I will have more trials and more pain, then I'll offer them gladly again. Ugun niya ang isuon ko. Suod niya ang dako naman sa patimaro niya. Abot niya 68. Sagdano siya, Father Jerry, dito. Di Cebu, balik-balik ko na siya rin. Niya, nari, doktor, gusto siyang operahan ba? Niya, nai mo donate o banta? Ay man, yung mga donor-donor di ay. Dili mag-ide, maoperahan. Something is wrong yun nga. Di good pwede operahan. So until now, she's still blind. And she still offers all her sufferings to the Lord. Kana, ang tawag ba yan, ano? Victim soul. Huwag ka na, privilege kayo na, bago pa lang kita. I will share to you my favorite saints. Some, naghan akong paborito. Pag kini sila, paborito din ako in this aspect. Unang-una, si Santa Faustina Kowalska. No, doon na siya ay kanang invisible stigmata. Dili pa confirm, pero iyan nag-isulting. Musafir ganyan siya, mga sama sa Ginoo. Niya na po siya by location. Yan siya nga madre, no? Niya, nagsigil siya kasakit po. Ano ha? Kung siya isulti niya. The Lord said to me, my child, you please me most by suffering in your physical as well as your mental sufferings. My daughter, do not seek sympathy from creatures. I want the fragrance of your suffering to be pure and unadulterated. I want you to detach yourself not only from creatures but also from yourself. The more you will come to love suffering, my daughter, the purer your love for me will be. Lono. Another favorite saint of mine. Bago pa ta nagpista ni Padre Pio, unsa may sulti niya, kadto siya mo ay confirm gyud nga stigmatized gyud. Magmisa siya, magdugo diri. Ana niya kadto si Monsignor Fred, nakatambong putos misa ni Padre Pio, nakakalawat gyud siya. Happy kay ini siya no. Nya krapi gini ka santos, unsa may sulti niya? Ma, ingon siya, Jesus said to me, how many times would you have abandoned me, my son, if I had not crucified you? Beneath the cross, one learns love. And I do not give this to everyone, but only to those souls who are dearest to me. So, nauban mo itong mga sakit, anak. Pinangkat yung kayo sa Ginoo, kayo gitagaan, ipaambit ko niya sa iyo pag-antos. Thank you, Lord. Pinanggat ko siya, ginagasakit. So, na Ginoo niya. Laom-laom-la, ha? Okay, redemptive suffering. Mga na itong take away tonight, ha? Niya, pa rin, pakumuman, na pinagang paborito. Niya, laing paborito, si Mother Teresa. Kining mga santos ka musunod, modern saints ni nga, nakaabot pa ta. Kaabot? Kaabot pa ta. Mother Teresa, kung sa sulti niya, pain and suffering have come into your life, but remember, pain, sorrow, sufferings are but the kiss of Jesus, a sign that you have come so close to Him. He can kiss you. Ayun, nag-kiss na ko, Lord. Ay, lain mo na ng kiss ni mo. Ay, mag-antos mo na ito. At taniduta. Yeah, ready na taan eh. Huwag na ito, kaibawan na taan. Sige, ay, hello, Lord, ikaw na, no? O, na, yun ako, kining mga santusa, dili ni basta-basta. Brother Richard, dili ni basta-basta. Ni mga santusa. Roll call kita ni Ron. Ha, wala ka. Ikaw sir IB, bagbantay. Alright. Arita ni St. John Paul. Dili pa ni official the great ha, but ang iya mga fans, tawag ni ganyan John Paul the Great. No? To the prospect of the kingdom of God is linked hope in that glory which has its beginning in the cross of Christ.
The resurrection revealed this glory, eschatological glory. Those who share in the sufferings of Christ are also called through their own sufferings to share in glory. So no suffering, no glory. No pain, no gain. No money, no honey. No ID, no entry. Unsa may secret sa mga santos, spell santos, S-A-N-T-O-S, kuha ang S nga naguna, antos, basaha, ang mag-antos, mas santos, ang di mag-antos, mamutos. So unsa'y vitamin sa mga santos? Pag-antos. Mauna, Sister Lala. Ako, ano ba taong nilinod, has kasal eh. Each man in his suffering can also become a sharer in the redemptive suffering of Christ. Mao na og natay mga sufferings unya sige tagampo agin mo wa kana dawata na every time mo suol na offer that sa mga kalags purgatorio, offer that sa conversion ato mga higala nimo nga layo kay Ginoo, offer that para ani para sa LSS. Mao na kasagaran ana mga igsoon ko pero pag imong gitap ang solar energy sa adlaw, and it was there for the longest time, wasted siya. Pero karon ibaon na tangan na mga solar panels, o i-convert na to ang solar energy into electrical energy, i-store ang mga battery, karon naman, higa na itong mga suga, nagamit na. Pero for the longest time, wag na magamit. Sayang, gaya na siya. Kanang imong mga agray. Sayang, gaya na agroy dahil sa hospital, kung di na ito na matap din na ito na ma-offer, ma-harness na ito na para maimo na siyang redemptive suffering. Igsoon ko, di naratakutob. Ang parto akong ihatag ninyo sa sunod Sabado. Be ready for next Saturday. Amen? Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Thank you, Lord, for the sufferings. Amen. And your sufferings too. Amen. Pakpakan ng Ginoo.